ang digmaan sa isla Luana. Nangyari ito noong 22 ng Enero taong 1879 sa bundok ng isla Luana, na ngayon ay nasa probinsya ng KwaZulu-Natal sa South Africa. Tinatayang nasa 2,300 ang namatay na kung saan 1,300 dito ay kabilang sa sundalo ng Britanya at Afrika. Ang 1,000 naman ay mga mandirigma mula sa Zulu. Mahahalagang impormasyon. Pagkatapos ng giyera, inatake ng halos 4,000 na mandirigma ng Zulu ang estasyon sa Ilog Buffalo, na nooy may 139 na sundalo lamang ng Britanya ang nagbibigay proteksyon. Itinaboy ng maliit na kampo ang mandirigma ng Zulu at nagdulot ng 100 pagkasawi na naghayag ng pagmamalaki sa mga sundalo ng Britanya at nagbigay ng 11 na Victoria Crosses. Noong taong 1874, itinalaga si Ginoong Henry Bartle Frere bilang High Commissioner ng Bansang South Africa at ipinadala upang ipagkaisa ang bansa bilang isang British Dominion. May 2 hadlang na nabuo. Una ay ang Boer-controlled South African Republic, pangalawa ay ang kaharian ng Zululand. Noong taong 1879, hinarap ni Frere ang pangalawa. Nagsulong ito ng isang imposibleng pasya kay Haring Cetshwayan ng Zulu, bago magpadala ng sundalo sa ilalim ng kapangyarihan ni Lord Chelmsford upang salakayin ang Zululand. Naiintindihan ni Cetshwayan na ang paglaban pabalik ay magpapatigas sa pampublikong opinyon at magbibigay ng tiyak na pagkatalo, ngunit wala siyang ibang nagawa kung hindi itipon ang 24,000 na mandirigma. Ang mga sundalo ng Victorian Britain ay may puwersang napakalakas sa pakikipagdigma at naglingkod sa British Empire. Ayon sa kanilang matalinong pag-iisip ay maiisahan ng maliit lamang na bilang ng ensayadong mandirigma na may modernong kagamitan ang kahit anong katutubong sundalo. Kahit malaki man ang pagkakaiba ng bilang, hinati ni Chelmsford ang kanyang haligi ng walang pag-aalinlangan at kampanteng umalis kasama ang 2,500 na katao upang hanapin ang mga mandirigma ng Zulu. Tinatayang nasa 1,300 na sundalo ng magkahalong Europeo at Aprikano ang naiwan. Sa kasiguraduhang ideya na mayroon silang kagamitan at mga armado na may dalang Martini Henry na baril, ang mga natitirang kampo ng Brits ay walang dalang kagamitang pangdepensa na tila nagdala ng isang mapanganib na desisyon. Ang grupo ng mga nagsisiyasat mula sa nakalaan na kampo ng isang Deluana ay nakadiskubre sa pangunahing puwersa ng Zulu na puno ng kalasag, sibat at baril ay nakipagdigma sa hindi organisadong sundalo ng Britanya noong umaga ng 22 ng Enero. Labis na nakipaglaban ang mga tagapagtanggol, ngunit pagdating ng hapon ay napuspos ang mga ito. Lahat ng mga nakapula ay humantong sa kamatayan sa malapitang labanan. Ang mapagmalaking sundalo ng Britanya ay nagdusa ng pinakamalalang pagkatalo mula sa kamay ng mga katutubong sundalo. Dahil dito ay naintindihan na ni Haring Cetshwayan ang kanyang kinatatakutan. Natuto itong hindi maliitin ang kamalayan ng Zulu at kanilang larangan sa pakikipaglaban. Ngunit nangyari lamang ito pagkatapos ng serye ng madugong digmaan. Kung nagustuhan ninyo ang aking video ay huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe.